So for today's video vlog nga po mga sir, ay tuturuan ko nga po pala kayo kung paano mag-install ng digital speedometer dito sa Honda TMX 125 Alpha. At dito nga natin siya mabibili sa Bubble Bag sa Shopee. So follow nyo na lang po si Bubble Bag PH dito sa Shopee. Mabibili nyo po ito sa halagang 2,191 pesos at within 7 days po mga sir, darating na po ito sa bahay ninyo. At make sure nyo lang na i-full watch nyo po itong video tutorial natin dahil ituturo po namin sa inyo ng detalyado itong video tutorial ng installation. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At tara, samahan nyo nga muna po akong mag-unboxing ng digital speedometer para sa Honda TMX 125 Alpha. At kung na-unboxing na nga natin mga sir, kung ano po yung makikita ninyo dun sa may picture sa Shopee, ganito rin po yung itsura niya sa personal. At pang Honda CG125 po ito mga sir. At hindi po ito plug and play sa Honda TMX 125 Alpha natin mga sir, dahil kailangan po natin mag-modify dito sa wiring. Tapos ito naman po yung manual guide niya. So nandiyan po yung indicator ng mga function ng iba't ibang kulay ng wire dito. Halos same lang din po siya sa laki ng stock ng speedometer ng TMX 125 Alpha natin. At compatible po ito sa lahat ng mga China motors basta hawig po ng TMX or Honda mga sir. Okay ba yung sakit, no? Talagang magtatap, no? Okay. Pwedeng ilipat na lang tong socket niya dyan, no? Para hindi na magkakat na eh. Ito, kakat ko. Ito, no? Kakat na eh. Yan mga sir, ha? Inuugot muna yung wiring dito. Kasi magkaiba yung socket dito sa TMX 125 Alpha. Pang CG125 ito. Kaganda. Tapos no. Hindi gagana dito boss yung ano, fuel. Okay lang. Tapos yung gear niya no, mapapagana rin eh. Pati yung RPM. Gear oh, mapapagana. Pati RPM no. Basta walang problema yung ano. Yung sa speedometer niya, bali plug and play lang din yung kable. Hindi kable ba? No? Huh? Oh, ay, RPM niya pala. Tawag yan. Iba, no? RPM ang problema. Ano yung sa RPM niya? Kable din, no? Kable siya. Bali, hindi kagana yung RPM, eh. Pang ano siya? Euro. Pang? Euro. Euro. O kaya Skygo. Kasi ang Skygo at saka Euro, RPM, yung kable niya, yung ano, RPM niya, di kable. Ito kasi di, kung ano? Di wire niya. Hindi naman pwedeng gawin di wire to. So dito magte-trace muna tayo ng wire niya mga sir para hindi tayo mahirapan. Bali yung kulay green yun yung negative. Tapos itong kulay pula na wire yan po yung positive line. Tapos ito yung sa social. Yung sa social naman po yung yung black and red naman. Itong black. Yung black, yung accessories wire. Sa may social no? And gumagana na siya. Tapos check natin yung flasher. Flasher yung orange. Flasher sa left. Sa left. Indicator. Tapos to, right. Blue. Right. Sa right naman, no? Tapos itong blue na to, high beam. High beam. Sa ilaw. Yung pinaka solid blue, no? Ayan, no. Ayan, no. High beam indicator. Ayan, no. Tapos, neutral indicator. Ito. Ayan. Yung may kulay orange green na green, no? May red. May lining na rin. Ay, green na may red, no? Yan yung neutral. Bali, hindi pala mapapagana dito yung sa may fuel niya. Ito.
wala namang fuel indicator o sensor yung sa may mga tangke ng kanya, PMX, kaya nag-blink. Anong number yun? 4 1 2 3 6 Uy, hanggang 6 siya, pwede siya 6 gear, no? Pero hanggang 5 lang tayo eh, so, ating gagamitin. Pwede sa mga Rusi na 6 speed, no? Mga 6 speed, no? Ano na yung mga napagana? Bali, ito yun, no? Bali 6 speed, bali 6 yung wire nito. Itong socket na to. Bali, napagana ko ng flasher, kusina, neutral. Ano to? USB? Ah, may USB rin. Ah, may charging din sa ng cellphone, no? Tapos, galing, no? Oo. Temperature, di rin naman gagana dyan. Temperature gauge to. Siguro pwede to sa mga FI din, no? Mga barako. Diba? FI yung mga yan. Pwede siguro. Red. Black red. Ano ba yung black red? Ah, trouble light. Oil level, tsaka temperature. Hindi gagana yan. Yung yellow, no? Oh, yellow. Bali, tatakpan na lang yan, no? Ito. Oh, ito yung oil, tsaka yung temperature level. So wala namang ganyan yung sa mga TMX, so tatakpan natin yan. Bali yan yung kulay yellow. Ayan. Itong black red, trouble light. Para saan yan, boss? Parang check engine gano'n? Parang gano'n. Pag may problema, gano'n siya. Oo. Ah, talagang naka-ready po. Yung pagsisit ngayon ng anong nangyayasip ko, itong oras. Kung paano siya isisit. Boss nyo ah? Ay, Kwang! Pwedeng pindutin, no? Pero hindi siya nabibindot, sensor. Sensor, no? Oo nga, no? Ang galing, no? Pag kinanya mo, sensor lang yan, wala akong pinindutin. Tapos kung log press mo, masiset siya. Ayos ah. Ay, yun na yung pinaka-enter niya, no? Ayun, no? Tinan mo, nag-ilipad din yung auto. Yung trip na? Pwede mo siya, tapos pwede mo rin i-reset, no? Oo nga, no? Ang galing, no? Parang sa mga Honda click lang, no? Ay, kung siya? 24? 12 hours, no? 30, 40. Ni? Kaya pala naman ako. Ano, long press lang pagka ililipat doon. Bali, 141. Tapos long press. Ah, long press. Ayun, okay na, no? Okay na yung orasan niyan, eh. So, dito nga mga sir, na-trace na natin yung mga function nung gumagana. Mga wire dito. Chinek muna bago. Chinek muna bago natin i-install dito. Baka ba may problema. So, yung pinadala sa atin, okay naman siya. Gumagana lahat. So may mga ibang kwan dito na hindi natin mapapagana, katulad ng weather, temperature, yung oil, tapos yung RPM, kasi naka cable type siya mga sir, hindi naka wire type. Ayan. So okay na siya, na-trace na natin. Tapos ngayon naman, babaklasin na natin ito, i-wiring na natin siya mga sir. So mabilis na lang to. Ayan, kakalagin na natin yung speedometer. Ito kasi, sira na rin tong speedometer niya. Ayan, no? Tignan niyo yung RPM. Tapos hindi na rin gumagana yung sa speed. Nilalagay na natin yung digital speedometer dito. Tapos dito ililipat na lang yung susian natin dito. Ayan, kakalagay na rin natin yan kasi sira na rin tong speedometer. Ayan, shout out kay Tantan. Ayan, maglalagay na lang tayo ng washer dito sa ilalim. Wala pa sa natin sa wala na.
dito. Tol, yung sa USB charging port niya mapapagana rin, no? Kasama na lang. Saanan na rin, no? So dito nga mga sir, ikakat na rin natin ito. Tapos idudugtong natin yun para malinis. Na sa akin. Tignan, no? Para plug and play lang siya sa harness. So yun, ikakat na natin yung socket dito. Itong RPM, hindi naman na natin magagamit. So yan, hindi ko naman kayo inikayat na mag-digital speedometer. Pero kasi mga nagre-request at maraming nagre-request ng tutorial natin dito. Kung ang tip ko sa? Ayan. Bili tayong tip. So ito yung nilalagay natin. Yung stack niya para sumakto dito. Tapos babalatan na rin natin yung mga wire dito. Para itatap na lang natin siya dito. I-cut ko natin to? Oo, cut na rin, no? Mahirap pagkakuan eh. Baka mamaya mahugot yung sasakot mo. Ayan, balatan na rin natin yung mga wire dito mga sir sa digital speedometer. Kung ayaw ninyong mabalatan yung mga wire ninyo, ayan, katulad yan, huwag kayo mag-upgrade ng digital speedometer, mag-stack na lang kayo. Di ba, boss? Pwede naman na, ano, bilis sila ng ganito, sakit. No? Oh, yung asawa ng mga sakit na ito. Oo, yung ganito. Ito kasi, sira na kasi yung speedometer eh, kaya pinakat ko na lang kaysa bibili pa. Di na rin natin mapapakinabangan yung stack na digital speedometer. Yan boss, kulay sa kulay na lang yan, no? Halos, kulay sa kulay. And para hindi kayo mahirapang mag-wiring. Ayan. Ito na lang, ito lang ang di mo kakakuli, hanapin mo. Halimbawa, ito, green-red. Ayan, partner din siya sa green-red. Green-red. Ay, green-brown. Green-red, no? Green-red. Tapos, syempre, alagyan nyo na rin ng electrical tape. Kung mapera naman kayo, pwede nyo naman i-soldering iron, tapos lagyan nyo ng shrinkable tube. So, budget mill lang. Ito kasi, budget mill lang. Tapos ilalagay na rin natin yung susiyan. Apat. So ito yung blue sa high beam. Siyang tinakpan mo. Yung sa ano? Yung sa stack, yung backlight niya. Para may ilaw to. Wala na ito, no? Ito kasi LED, built-in na yun. Bale, ito tinakpan lang itong kulay brown. Ito yung sa built-in niya sa ilaw, yung sa backlight. Ito naman yung sa temperature. Itong yellow naman. Pan yung tag dito? Fuel gauge. Fuel gauge, itong sa yellow tatakpan. Wala namang ano itong pan. Ayan, papunta yan dito ah, yung kulay dilaw. Takpan nyo po ito mga sir kasi wala namang fuel gauge to. Yung kulay pula ng mga sir. Ito, positive. Positive. Ayan yung sa baterya, no? Dali lang, hinarap ko yung balang ano eh, malapad eh. Ito oh. Oh, malapad ba yan? So katulad nung sa sinabi ko, ito yung kinuha natin sa stock. Ayan, color coding na yan mga sir. Isang kulay lang yung paglalagyan nyo rito. Tapos
tapos itong kulay pula, yan yung sa may battery. Yan yung tinap natin dito mga sir. Kulay red. Kulay red. Ayan, baka magtaka kayo, kulay black yung kulay na wire dito. Extrang wire lang yan na tinap natin dito sa may kulay red. Bali dyan siya pupunta. So takpan nyo na lang ng electrical tape para safety. Ang naiwalay lang dito yung kulay blue, yung high beam. So kulay blue din siya. Ayan o. Tapos itong natitirang anim yung wire dito mga sir, yan po yung sa may kambyuan niya, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito kasi naka-6 ta, bali 5 gear lang naman tong sa TMX. So papatayin lang natin yung pang 6. So dito nga mga sir, itong kulay red na wire, yan po yung tinap natin sa susiyan tsaka sa may baterya. So tatap na natin siya dito, i-connect na natin sa kulay red. Yan boss Santo. Susiyan, accessories. Accessories wire, no? Kung saan nila tinanggal doon din, no? Tapos ito. Kill switch na yan? Kill switch yan. Ayaw. Bali yan yung sa dati, no? So yung mga pinagtatanggal natin na wire, yan yung sa may dating nakakabit. So baka malito kayo, ayan, sinasabi ko lang para may idea rin kayo, para hindi kayo malito. So tatakpan lang natin yung sa may kill switch nya. So ito na yung sa may kambiyan nya mga sir, yung 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, palatan na natin yung mga wire dito. Bali, limang wire lang ito mga sir ha. Yung sa may speedometer natin na digital, bali anim yan. Katulad nga ng sinabi ko, tatakpan natin yung isa. Yung pang ano? Pista. Ayan, ikakat na rin natin. Para itatap na lang natin siya dito. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin yung gear niya. So yun, balatan nyo lang yung kinap natin na wire papunta dito. Yun, ang ganda ng wire, no? Kanya, no? Gumagana na yung kanya, eh. Ayun, no? Good passing. Primera. Yan, hanapin natin yung Primera. So ganyan lang ang gagawin ninyo pag magte-trace kayo ng mga Primera, Segunda. Ayan. So, ano yung one? Anong kulay yan? White. May blue na may red. Blue na may red. Yan po yung one. Stripe red. Hindi, okay. Basta naka-segunda na yan, ha? Primera, segunda. Ayun, number 2. Ganda ng kambi nyo, kuwarta ka agad, yun. Anong kulay yung number 2 niya? Blue na may lining na black. Blue na may lining na black. Papanis yung OC mo ngayon. Ayan, Tresera. Anong kulay yung tol? Blue na may lining na yellow. Yellow. Blue na may lining na yellow. Ayan, dyan yung siya itatap. Bata, bata. Wala, ilang araw ka po matulog? 6 ta. Ano susunod? Kwarta, no? Ayan, kwarta naman. Red. Anong kulay yung kwarta tal? Red na white. Red. Red na may stripe na white. White. Ayan o.
MT. Balit ka na rin ng knuckle bearing ka mo. Hindi, isa lang niya pa sasabihin. So ngayon naman, ang next ay Quinta. Ano gusto mo? Magkatalo ng kwarta, Quinta na. Sixta. Ay, sixta na. Dati sixta na nalan. Ayan, Quinta. Ano kulay yung Quinta, tol? Brown na may white. Brown na may white. Tapos yung sixta, pink. Pink yung sixta. So ito, i-close natin ito mga sir. Oh. Yan, hanggang 5 speed lang siya. Gagawin ko sa akin 6 speed. Kaya nagre-reklamo yung mga so, tumayag na. So yan, magte-test naman tayo mga sir. Neutral. Gramera. Pandali mo na kaya? Pandali mo na yung mga tinatang. Wala din natin. Yung track. Zero. Camera. Punta. Camera. Punta. Punta. Wow! Ayun mga sir, okay na yung one niya. Yung sa may cambioan niya. Ayun, pagka nagsisignal light, nagpipiling. Tapos? So dito nga mga sir, okay na yung pagkaka-wiring natin sa may gear niya. So tatakpan na natin. Yung kulay pink yan po yung 6-star. So i-close na natin dati yan mga sir. Set ulit tayo ng oras, 2:27 bali 14, tapos long press ninyo para lumipat dito. Ayan, tapos tap tap lang 28 mo na boss. Ayan, okay na, tapos long press ulit. So ang kagandaan dito, may odometer siya, tapos may mga trip A, trip B. Walang trip lang, wala may na. Trip lang na walang trip A, trip B lang. Pagka i-reset nila, long press lang dito no, dapat nagpiblink yan eh. Tapos yung battery niya, ano po? Kasi i-ano mo lang, sensor lang to eh. Ito sa battery niya, gumagana yan? Oo, ayun o. Pero i-ano mo siya, ililipat mo kasi pag ginanya mo, yung temperature, eh di ba wala nang temperature gauge to. Wala siyang sensor. Kaya pag ano, lilipat mo. Ayan yung battery. Bali, okay pa yung battery niya, no? Hmm. Ito ganda yung ano, gas. Wala. Maganda to, nakikita na rin yung battery niya, no? Kung okay pa yung lifespan, eh. Ayun, no? Bali, pag nag-charge, kasi pag di nag-charge, di tataas siya. Ayos, ah. Tapos may USB link. Working yan. Working na to, boss. Okay na to. Kasama yun. So dito mga sir, yung kulay yellow tsaka green, yan po yung sa may temperature. Nag-tap na lang tayo rito. Pero walang, hindi natin magagawa ito? Oo. Ayan o, pag tinap siya, i-tinag-decade. Lalabas dito, no? Ayan o. Ayan o, check na. Yan yung temperature, no? So hindi naman na natin kailangan ito mga sir. So bali, i-close na lang natin ito, no? Close naman ito, naka-standby lang dyan. Standby lang, no? Pag naka-age siya, high yung temperature. So bali ito sa throttle. Yung check engine, no? Co-close na rin natin to. Babalutan na lang din natin ng electrical tape. Pag yung nakakabit kasi yung sensor, lalabas dito yung parang yung check engine niya. Parang sa mga FI, no? And tinakpan na natin yung throttle sensor or yung check engine. Tapos ito, standby na lang din to. So dito, mag-install na rin tayo ng kable ng speedometer para mapakita natin kung anong itsura niya kapag gumagana. Sira rin kasi yung kable nito mga sir eh. Setting. Ayan, magkana no? Ayan lang. Oo. Kansa boss no, ang tank doon?
sapat, kasi ano, synchronized na eh. So dito nga mga sir, nakalimutan ko rin sabihin, che-check na rin natin kung gumagana yung USB charging port niya. Ito-touch siya, no? Mga nag-charge yun. Ito nga mga sir, ganito po yung itsura niya kapag kagabi, talagang kitang-kita po siya sa dilim. At kahit na maaraw po mga sir, kitang-kita niyo pa rin po yung ilaw dito sa digital speedometer. At yan, kapag ka nagsisignal light tayo mga sir, nagbiblik po yung signal light indicator niya, pati yung high beam, working po lahat yan. At kagandahan dito, meron na rin po siyang battery na makikita nyo po yung lifespan ng battery ninyo kung nag-charge nga po ba siya or hindi. Tapos yung sa oil indicator, yung sa RPM, hindi po yan gagana, pati yung weather mga sir, hindi po yan gagana. At kapag ka naka-certain po kayo mga sir, gagana rin po ito. So yan, medyo zinom ko na lang siya dito sa part na to para makita nyo po na gumagana rin yung sa speedometer niya, yung sa numbering dyan, pati yung sa may 1, 2, 3, 4, 5 na kampiyuhan. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano mag-install ng digital speedometer sa Honda TMX 125 Alpha. At mag-subscribe na kayo mga sir para marami po kayong matutunan sa channel ko.